Hi mga ka-native, welcome to my vlog na naman. So today is magdadalag naman tayo ng ating video dito sa ating channel. So mga ka-native, yung topic natin for today is paano nga ba mawala yung kuto gamit ang langis. Yan mga ka-native. So mga ka-native, pero bago yan, pakain muna tayo ng ating mga native chicken. Ito yung feeds nila ngayong araw, yung Hulu GPP. So mga kanitib, tara pakainin natin sila. So maganda yung araw ngayon mga kanitib. Kahapon maganda din yung araw. Mga kanitib, manok natin. Gamitin natin yung mga kamera sa likod mga kanitib. Pero tingin nyo muna. Mga kanitib, dito mo sila mga kanitib. Hindi na yung kamera sa likod. Yan na sila mga kanitib. Dito na daw sila eh. Kaya pakain natin. Mga kanitib, oh. Mga bagong baba natin mga kanitib, ito yan. Kaya itong isang maliit na baldi mga kanitib, kaya nilang ubusin. Saman natin mga kanitib. Yan mga kanitib, so proceed na tayo sa ating topic. Mga kanitib, ito yung gagamitin nating oil. Yan. Yan po yung oil ng motor mga kanitib. So kung napapansin nyo mga kanitib, itong pugad, talagang may gumagalaw-galaw. Yan po yung kuto ng manok. So gumamit na po na tayo ng malatayin mga kanitib. So meron pa rin akong makitang mga kuto. So, mahal din yung malatayan mga kanitib, kaya yung gagamitin natin is ito na lang yung used oil ng ating mga motor. Yan. So, hindi masasayang to kasi gagamitin natin sa sa manuka natin. So, paglagay lang ito mga kanitib is ganyan-ganyan nyo, pahid yung mga kanitib. Tapos, kung ito yung pugad yung mga kanitib, dito talaga yung area na pinakamarami niya sa taas. Yan. So, lagyan natin yung mga kanitib. Talagang napakadaming kuto po mga kanitib. Lagi hindi mawala-wala yung kuto mga kanitib eh. Pero sabi kasi doon na kapag may suka daw, tapos may oil din, talagang mawawala yung kuto, iiwasan ng kuto yung mga kanitib. Kasi itong oil mga kanitib, mahirap i-absorb to ng kahoy. Yan. So matagal itong mawala dito. Unlike dun sa malatayon, isang araw lang mawala na. Pero yung amoy, meron pa. Pero after how many days mga kanitib, yung amoy,
is mawawala na. Unlike itong oil na matagal siya. Tapos mura lang kasi use nga. So ipahidan natin dito mga kanitib sa ating mga pugad. Mga kanitib. Pahidan natin yan. Nag-research kasi ako mga kanitib na kapag may suka daw tapos may oil, hindi po daw nilalapit ang ano yung kuto. So nakita ko po to sa Google. So in-apply ko. Kahit anong insekto naman mga kanitib, talagang iniwasan tong oil. Dati mga kanitib sa incubator ko, ito yung nilalagay ko, yung oil. Kasi maraming ano, maraming langgam. So hindi lumalapit ang langgam doon kapag may oil. Ang purpose kasi nitong oil mga kanitib is madula siya. Hindi sila masyadong makakapit, hindi sila makakit dito. Itong mga kuto talaga mga kanitib, mostly makikita siya sa ano, sa pugad ng ating mga manok. Lagyan pa natin. Tapos ito sa mga ano ng kulungan. Sa mga corner na lang. Mas marami mga kanitib, mas maganda. Hindi pala kayo tatablahan ng malta yun ha. Tignan natin dito sa oil. Yung mga kayo diba may mga namamatay na ano, kuto sa aking kamay. Yung malta yun kasi mga kanitib, talagang ano siya, matapang yung amoy niya. Kahit yung mga sisiw natin, kung isprehan mo siya, is may possibility, mataas yung possibility na mamatay yung sisiw mo. Kasi may nabasa ako mga kanitib, about sa manata yun, pwede daw siyang maging poison in air. So kapag inamoy po yun ang mga sisiw natin, pwede mamatay yung mga sisiw natin. Mga kanitib oh, dumadapo yung kuto sa aking kamay. Tumatakbo siya. Hindi ko lang makikita niyo mga kanitib. So tumatakbo siya. Napakakatip po niya ng ano mga kanitib, itong kutong ng manok kapag dumapo sa tao. Hindi ko alam mga kanitib, parang sumisisip talaga siya ng dugo eh. Napakasakit. May mga kanitib oh. Ano, yan oh, yan. Yung mga ano, gumagalaw-galaw. Yan po yung mga kuto. Nakaraang linggo is wala na to. Pero ngayon bumalik na naman kasi may bagong napisang sisiw. Parang chocolate lang mga kanitib ano. So, sa mga kanitib, wala tayong cameraman ngayon. So, gamitin na natin itong ano. Dito. Pwede masayang. Medyo may dumi siya mga kanitib, pero at least may iwasan talaga yung kuto dito.
yung mga kanindi mo. Mawala talaga yung ano, yung dapaw, kung dito tawagin sa amin. Dito mga kanindi, lagyan din natin yung mga puga dito. Hindi mga kanindi, bagyan din natin. Sarap po mga kanindi, ba may nag-text po. Yung pinakaayaw ko talaga madapuan ng kuto mga kanindi is yung ating ano, yung ating mga sisiyo. Kasi mga kanindi, kapag nadapuan yung mga sisiyo natin, malaki yung cost na magkaka-foul pack sila. Mga kanindi, walagyan natin. Sa kulungan po ito, mga kanindi. Pero mga kanindi, yung problema naman ito, kapag nabasa po ito ng ulan, is talagang, ano, mawala na naman yung effect, yung ano, yung effect nitong oil. Kasi nga mawawala yung oil dito sa ating kulungan. Mga kanitib, napakakatipo talaga ng ano. Iwasan nyo po talaga yung kuto kasi napakakatipo talaga kapag tinagat kayo. Ilang beses na po ako nakaranas yun mga kanitib. Kaya nga after nitong ano mga kanitib, nitong pagbablog ko every morning, is talagang nagaano agad ako, naliligo agad ako mga kanitib. Ganito lang manggamit ng oil mga kanitib. Kung wala naman kayong oil mga kanitib, pwede din naman suka. Kasi matapang din yung amin ng suka mga kanitib. Pero mas mabisa, palagi ko mga kanitib, mas mabisa talaga itong oil. Kasi kapag suka lang mga kanitib, mawawala din yung amoy niya eh. Anak dito sa oil, matagal mawala to. Pero kung wala talagang oil mga kanitib, pwede yung suka. At least makita nyo lang sa bahay nyo. Mga kanitib ha, sayang yan. Sayang natin. Yan. So napahayag ko na ito lahat dito sa ano. Sa ating kulungan. Yan mga kanitib oh. Yan, tumatakbo siya sa aking kamay. Puto po yan, patayin natin yan. Madali lang naman patayin ito mga kanitib eh. Yan, matay ko na. Yan mga kanitib, so tapos na po ito. Nalagyan na po ng oil. So nawala na po yung mga garapata mga kanitib, yung mga kuto. Wala na po talaga mga kanitib. Mas effective talaga yung oil pala mga kanitib kumpara dun sa ating malatayon. Tapos hindi pa siya nakakasama sa kalusugan. Hindi gaano nakakasama. Mga kanitib, wala na talaga yung kuto mga kanitib. Naalis na talaga. So ito na, nalagyan ko na rin mga kanitib yung kulungan nasa edge nila. Dito din. Saka dyan. Kanitib dito din, nalagyan ko na rin. Yan, dito. Nalagyan ko na. Yung mga dulo-dulo mga kanitib. Yan o, basang-basa talaga ng oil. Yan mga kanitib. So, ayos talaga yung oil. Effective siya mga kanitib. Unlike dun sa mga tayo, pagkatapos kong mag-spray, buhay pa rin yung ibang kuto. Hindi lahat na mamatay. Mas okay pala ganito kung ganito mga kanitib.
Pero yung suka mga ka-native, hindi ko na-experience. Pero okay daw yun. Pero mas okay talaga itong langis mga ka-native. Mas okay ito. So ito talaga yung i-advise ko sa inyo. Yung langis. Ito mga ka-native. Yos oil lang yan mga ka-native. Gamit na po yung oil na yan. Black Roscom natin mga ka-native. Mga ka-native, naglagay din po tayo sa ating ano, sa ating natural incubator. So mapapansin niyo basang-basa na yung ang langis ng ating mga pugad diyan. Kahit walang laman niya mga ka-native, na pre-prepare ako para sa ating susunod na batch para na ilalagay natin sa ating natural incubator. Mga ka-native, meron din po ang mga bagong sisyo dito mga ka-native. Uy, napaka niya mga ka-native. Buti na lang naano natin, nakita natin mga ka-native. Bagong-bagong pisa mga ka-native, oh. Yan. Di pa makakalakad mga ka-native. Meron din dito mga ka-native, oh. Bagong pisa din. So, mahina pa mga ka-native. Hindi pa natin malipat yan. May bantam dito mga ka-native. Umitag yung bantam dito mga ka-native. Tinitog niya mga ka-native. Mga ka-native. Pwede na yan para sa susunod na breeding. Ay mga ka-native, so bago magtapos yung vlog natin mga ka-native, shout pala kay Dizon sa hall. Sir, maraming salamat sa panonood nyo. Mga ka-native, bago po natin yung subscriber, nag-comment po yan sa ating comment section. Mga ka-native, mapansin nyo, wala na akong bigote. Bagong buhay mga ka-native. Mga ka-native, ano pala, napapasalamat ako dahil nasa 1,211 subscribers na po tayo mga ka-native. So medyo malaki-laki na yung pamilya natin. Sana yung madagdagan pa mga ka-native. At mga ka-native, kung bago ka lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe. So please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify na rin kayo sa mga susunod kong videos. Tapos mga ka-native, kung gusto nyo mapa-shoutout, so you can leave your comment in the comment section. At kung may katanungan ka, pwede din kayo mag-comment din doon mga ka-native. Ilagay nyo yung question nyo. Kasi active po ako sa comment section mga ka-native. Sinasagot ko po lahat yan kapag may katanungan kayo. Yan mga ka-native. So mga ka-native, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa video natin today. At kita-kisa naman sa susunod kong video. Bye-bye mga ka-native.